Hello guys, welcome back to my channel, Demo Tutorial. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng cowl neck design. Mula sa pag-pattern guys, hanggang sa pagtahi, tuturuan ko kayo at makikita nyo rito kung paano ito ginagawa. May mga technique kung paano ito mapaganda. Kaya kung gusto nyo matutunan ito guys, samahan nyo ako at panoorin. Tara, umpisa na natin. Una ay gagawa tayo ng pangunahing linya mula sa shoulder line, armhole, waistline at saka sa hips line. Una nating guhitan ay ang shoulder line. Sunod yung body length, 21. So, kopyahin lang natin sa front, 21. Sunod, linyahan natin, straight. Tapos na yung hips. Sunod ay ang back figure para sa waistline. So, linyahan lang natin. Ayan. Ang sunod ay ang down sa armpit para sa armhole, 8 inches. So, linyahan lang natin. Sunod ay ang center back. Okay. Linyahan lang natin. Sunod ay ang neckline, no? Sa neckline, una ay iguhit natin yung kanyang nip or batok. 3/4. Okay. Sunod ang kanyang neck opening ay 3 inches. Linyahan lang natin. Sunod ang shoulder ay 14. So dahil sleeveless siya, minus natin yung 1.5. Sunod ang slope niya ay 3/4. Ang bust, 34 inches. Sa waistline, 28 inches plus 3/4 para sa tux. Sa hips, 35. So 35 inches yung hips. Connect lang natin. So linawin lang natin yung kanyang linya sa center back, ganun din. Sunod sa armhole, ayan, proportion lang natin. Gamit ang French carb, ay linya natin, no? Sunod ay ang tax. Divide lang natin. Ayan. Center. Linyahan. Sunod, i-minus natin yung 3/4. 3/8 both sides. Okay, linyahan. Ayan, linyahan lang natin. O yan ang ating back, no? Sunod ay ang front. So, ang hips natin ay 35, no? Hips, 35 inches. So, linyahan lang natin yung center front. Kailangan eskwalado siya, no? Okay. Sunod ay ang front part. Sukatin lang natin yung neckline sa back, opening. 3 inches. Ayan.
to 3 inches. So, ang down sa neck dip ay 8.5. Linyahan lang natin. Ayan. So, neck dip 8.5 inches. Sunod ang shoulder, no? Front shoulder natin. So, mula sa back down ng 3/4 para sa slope. So, yun ang gagamitin natin sa front. Sunod, sukatin natin yung back, no? Shoulder. So, 2.5. Kailangan pantay sila. 2.5. So, yan ang ating slope. 2.5. Proportion lang natin sa armhole. Gamitan natin ng Prince Curve. Sunod ang front part. Ang bust line nito ay 34 inches. So, sa squala, sa 1/2, 17. Or 8.5 sa inches. Ang waistline naman ay 28. So, 7 plus 3/4 sa tax. Linyahan lang natin. Connect sa hips. Ayan. Sunod ay ang bust point. Sukatin lang natin. 9.5. Bust distance. 7. Linyahan lang natin para sa tax. Sunod, lagyan natin ng dart sa side. Ayan. 1 1/4, no? Ang lapad. 1 1/4. Ayan, dapat squalado siya para pag tinanggal na yung dart, tatapat siya, no? Ayan, linawin lang. So, dyan siya tatapat, no? Pagka tinanggal na yung dart, antay pa rin sila. So, ang front figure niya ay 16. Ayan, baba natin dyan. So, dyan tayo maglagay ng cutting, no? Putulin natin siya dyan, guys, no? Kakatingin siya. Tapos maglagay tayo dyan ng dart. No? So, dyan tayo mag-start. Yan. Mag-dart lang tayo dyan. May purpose yan, guys, no? Panoorin nyo lang at gayahin siya. May gagawin tayo dyan mamaya. So, dahil may nabawasan siya sa dart, 1 1/4, mag-add tayo ng 1 1/4. 1 1/4 plus yung dart yan sa waistline, pero mamaya na natin i-add, no? Doon na mamaya sa pag-cutting, no? So, nun, ilagay natin yung linya sa cowl, no? Cowl neck. So, maglagay tayo ng 4 lines, no? So, cutting yan siya, guys, no? Sunod, ilinya natin. 1 2 3 4. So, 4 lines yung kakatingin natin, no? Start sa may waistline. Okay, guys, panoorin nyo lang yung ating video hanggang sa matapos, dahil nandito tayo sa pinaka-importante, no, na bahagi ng tutorial, ang paggawa ng design, no? Paano gawin yung design ng cowl neck. Ngayon, pagkatapos natin siyang gupitin, guys, ang
ating pattern, indicate natin siya sa panibagong pattern. Dito natin siya manipulahin. So, sunod niyan ay gupitin natin tong sa may hips, no? Yan, hanggang sa may waistline, no? Separate natin dahil may gagawin tayo dyan mamaya. Abangan nyo. Sunod, i-minus natin itong dart. Yan, gupitin lang muna natin. Sunod, i-indicate natin siya. Lagyan lang natin ang tape. Ayan. Pagkatapos ay gupitin natin itong mga linya na to, no? Okay. So, ang unang linya ay gupitin natin at idikit siya sa panibagong pattern. Arrange lang natin ng maigi. Kailangan nakaayos, no? Lagyan ng tip. Pagkatapos, ibuka natin siya, no? Buka natin siya ng 1 inch. Ayan, 1 inch. At lagyan natin siya ng tip. Sunod, gupitin natin yung pangalawang linya, no? Yung second line. Ganun din. Buka lang din natin siya. 1 inch, 1 inch. Ayan. So, lagyan natin ng tip. Tipan siya, no? Para tumibay. 1 inch. Sunod ang pangatlong linya. O third line, no? Gupitin lang din natin. Ganun din. Ibuka natin ang 1 inch. Katulad dun sa iba. Tapos lagyan ng tip. 1 inch, no? Sunod guys, yung pang-apat, no? Gupitin din natin. Okay, buka natin ng 1 inch. 1 inch. Lagyan na natin ng tip. Ngayon, finish na tayo sa paggawa ng cowl neck. Ang sunod nating gagawin ay ibalik yung kinating natin sa waistline. Okay, ibalik natin. Sundan lang natin yung dart. Yung dart na ginawa natin. Ayan. So, lagyan lang natin siya ng scotch tape. Pagkatapos ay sundin lang natin yung direksyon ng dinugtong natin, no? Sundan lang natin siya hanggang sa itaas doon sa may cowl, sa may neckline. Ayan, straight line lang. Sunod sa cowl neck, straight lang din natin, no? Dapat eskwalado siya. Dapat naka-eskwala. Tulad nito. Sunod, gupitin natin. Sobraan lang natin dahil may facing yan, no? Ang facing natin ay 5 inches. Depende sa inyo kung gusto niyo siyang medyo mas maliit or mas malapad. So sa akin mas okay yung 5. So katingin lang natin.
pagkatapos i-fold. So, magkatingin natin siya, no? Okay guys, kakatingin lang natin, ano? Lilinisin lang natin yung pattern. Yan, pagkatapos natin gupitin ay sa fabric na tayo, no? Plus 1 inch lang tayo sa hemline, 3/8 sa sides, armhole 3/8, shoulder 3/8, sa neckline 3/8. Load, pwede natin siya laliman sa neckline sa back, no? Kakatingin lang natin. Tapos ilagay natin yung tax, no, sa likod. Lagyan lang natin ng mark. Markingan lang natin. Ganun din sa kabilang side, no. Okay, sunod yung front part natin. Ganun din. Diyan pala sa side dahil nabawasan siya, no, ang dart kanina. So, dugtungan natin plus allowance. So, kakatingin na natin plus seam allowance 3/8. Okay, yan ang front at saka back natin. Yan naman yung ating piping sa back. Okay. Sunod tayo, inon natin. Yung lapad pala niyan guys ay 1 3/4. Mas maganda. Pero yung ginawa ko ay 2 inches yan. Medyo malapad. Lagyan lang slashing, no? Tapos 1/16 lang, no? Top stitch 1/16. Mayroon kayong ibang paraan dyan, mas madali, bahala na kayo, no? Okay, tutorial lamang. Okay, pag natapos na natin siya malagyan ng piping, no? Ay dugtong natin yung front shoulder, shoulder to shoulder to guys, no? Back and front shoulder. Sunod, facing. Tahi din natin yung facing niya sa loob. Yan, pwede nyo siya direct eh, no? Tulad yan, direct siya. One way lang, no? Isang pasada lang, no? Yung facing, dikit lang natin siya, no? Facing. May parting armhole yan. Ganun din sa kabila, no? Dikit din natin yung facing. Ayusin lang natin ng konti. Sunod, lagyan natin ng tack sa likod, no? Tayo natin yung tax. Ganun din sa kabila, no? Sunod guys, sa side close tayo, no? Meron kayong 5 threads, direct nyo na lang 5 threads. So, ganun din ang kabilang side. Okay, edging tayo, no?
Ayan, pwede nyo siya i-direct sa aging cartridge. Medyo malambot kasi yung tila kaya hindi ko na dinirect. So sa hemline, hindi kayo kung may special machine kayo, automatic na yan, no? Diretso na yan. Ganun din sa armhole, no? Pwede nyo siya i-direct kung mayroon kayong special machine. Ayan. Pagkatapos natin ma-edgingan to guys, dahil wala tayong special machine, ay papasadaan natin sa single machine. No? Okay, maghihiming tayo. Sunod sa armhole tayo guys, no? Hold nyo lang mga 3/8, no? Lalayan nyo lang para hindi magpilipit. Ganun din sa kabila, no? 3/8 din yung ipapasada natin. Katapos guys, i-plansahin nyo, no? Plat nyo ng plansa para makinis tingnan. Malinis yung trabaho, pulido. Okay guys, ito na yung ating blouse. Cowl neck siya, no? Ang ganda guys, no? So, maraming salamat sa iyong panonood.